my! So, hindi tayo mirror match? Hindi. Pero this is, ito yung interesting kasi yung PNK ni Venus, talagang ano eh, minsan siya pa kayo nagiging MVP sa mga tournaments. Naalala ko kasi nung mga nakarang MPL, then specifically MPL Season 5, nung unang labas nito ni PNK, ito pa nga yung tinatawag na Chichu Dog ni Venus. Yung Chichu Dog ni Venus na nagdadala sa kanyang team, I believe Onyx pa siya noon. Mm-hmm. Pero ngayon, he is raising the banner of Blacklist International. And syempre dito naman kasama si Doggy, kalaban ang nag-iisang Intersection, the two-time champion. Parang kasama kalaban niya. Kalaban. Two-time champion, si Raplesha. Two-time champion. Eh, sabi mo nga kanina, medyo may espiritu rin dito si Kuya Dogs. Kasi kasama rin ni Oh My B. Oo, kumbaga sabi ni Venus, dalhin na natin si Doggy dito sa laban. Oo. Kailangan na, Ma'am Shi. Ay, kaya pala siya yung tinawagan ni Doggy para sumali dito sa 5v5 nila mangyayari mamaya. Kakaibang technique, Rob Luna. So, tignan natin ha, kasi ang Popolin Kupa, may nakap din to at masakit din to pagdating sa trade, ha, pare, ha? Exactly. Pero ano, ha, kung papansin mo rito, iba yung ano, medyo defensive in some way. Sabi na nating hybrid. High and dry pa rin naman dito si Oh My B, pero kailangan niyang gumamit ng Aegis. Totoo. Pero, syempre, well, meanwhile, para naman dito sa Chon, automatic na yan, eh. Oo, tsaka tignan mo yung ginagawa ni Raflesha. Hindi siya nagpapakita sa mapa. Bakit kaya? Kakaibang technique, no? Ito ata yung tinatawag na the sneaky. Sneaky technique. Kumbaga, kinukuha niya lang yung EXP dito sa gilid. Kasi kung iisipin mo, hindi mo naman kailangan magpakita. Alam hindi mo bakit? Bakit? Kasi mas masakit yung poke damage ng PNK sa ganito itong early stages, lalo pat wala pang Way of Dragon si Raflesha. Alam ni Raflesha. Naunahan na siya dito mag-level 4 ni Venus. Ayun na, kinagard ni Venus si Raflesha dito, pero nako, poke lang ang gagawin ni Venus as Raf is still level 3, Rob Luna. At naku, nangangalahati, namumula kagad si Raflesha. Yun ang masakit doon, no? So, kaya naiintindihan mo rin eh. Kailangan niya magtago kanina eh. Pero right at this moment, level 4 na yung Cho. Pwede na, kailangan rin maging maingat dito ni Oh My Venus. Totoo, kasi kung iisipin mo naman kasi talaga, Rob Luna, may asong kasama eh. Oo. Si Venus. So technically, 2v1 to. Technically, oo, 2v1 to. Parang 2v1 na nangyayari. Tsaka ito yung mga type, alam mo yun, ito yung mga type ng aso na pag sinabi ng kapitbahay mo, sige, dyan ka lang, hindi nangangagat yan. Ay, oo. Ganun mas, yung nangyayari, mas mangangagat mas nangangagat. Yun, kanina nga, kala ko makakagat ako eh. Kanina, no? Pero hindi pala. Kaya tinan ko, nag-iingat talaga ngayon si Raf. At hindi siya nagbaback. Alam mo bakit, Rob? Kasi parang 2-on-1 yung laban, mabilis din yung push capability ng Popolin Kupa ni Venus. Kahit sabihin na natin hindi agad-agad bababasag yan since may energy shield pa, malaking advantage pa rin yung gold. Oo. Ayan na nga, kalahati na nga agad. It lamang din sa range. Ikaw ba, Kuya Manjin, since napanood natin yung kila Rebo, pati kay Hate kanina, na nagtapos siya ng nabasag ni Hate. Oo. Sa tingin mo ba, ganun din ang storya dito sa pangalawang 1v1 natin? Pwedeng mabasag ka agad eh, kasi Chichudog eh. Sinipa, pero may Aegis. Si Venus dito. But let's see kung kaya ba siya patayin dito ni kaibigang Raflesha. May traps. May aso na may traps pa. Nako po. Pero ha, napansin mo doon ha, ang bilis na kamay pala ni Oh My Venus mag-Aegis. Ibang klase, pindot agad eh. Kung baga nasa ere pa lang si Raflesha, susuntok pa lang, sisipa pa lang, may shield na agad-agad. So, well, muntik-muntik doon si Oh My Venus, pero gaya ng sabi mo kanina, yung proper placement ng mga traps kasi, hindi rin basta-basta makagalaw si Raflesha. Lagi mong tatandaan eh, yung show kasi ni Raflesha dito, isa lang yung way niya para ma-counter yung mga traps. Anong way? Yung second skill lang. Shun po. Kaso, pag na-cooldown na yun, imposibleng hindi siya tamaan. Kasi ang pwedeng gawin dito ni Oh My Venus, punta lang siya dito sa mga trap card. Hintay-hintay lang. Patience. Speaking of patience, sinipa na naman. Second time around, Raflesha. Try and try until you succeed getting the first blood, pare. Nakuha niya yung first blood, pero hindi pa nagtatapos yan dyan, Kuya Manjin. Alam mo naman ang mechanics natin. Oo. Dalawang beses mo kailangang patayin ang iyong kaharap. It's either mabasag mo, pero grabe si Kuya Rap mo. Nagka-cut lanes. Next level 1-on-1 place, pare. Cut lanes para makapag-push. Iba talaga. Ang tawag dito, ano? Intersection. Oo nga. Nilagay niya dun eh, di ba? Kung saan nagahati yung mga minions.
Ibang klase. Ibang klase ka, intersection. Well, hindi naman siya babansag ang intersection kung hindi siya naging intersect. Exacto. Oo. Exacto. Pero ito, mapapansin mo yung galawan dito ni Raplesia. Lagi siyang nandito sa may bandang right side. So, medyo aware na ngayon si OMIB. Dapat kailangan ilabas ni OMIB kasi dito yung mga ano niya, no? Spider sense. Tingnan mo yung traps niya. Nandun sa magkabilang gilid ng mga damo. So, pag may gumalaw na damo dyan, alam niya agad. Oo, yan. Nakita niya na. Oh, may gumalaw ng trap ko. Inert. We are angry. Ngert. Naka-max bite, pare. Kaso kasi si Raplesia makunat din. Ayan na. The trap is real. The knock-up is real. Second skill out for Raplesia dito. At kamuntikan pa ngang makuha ni OMIB Venus yung counter kill. Muntikan na siya doon, men. Alam mo yung saktong-saktong pagpasok niya. Oo. Ito lang pala, kailangan din maging aware si OMIB, no? Pagka... na ano kagad si Kuba niya, kailangan niya pa mag-jutsu para palabasin ulit. Medyo matagal-tagal din kasing isamon yung aso eh. Yung double dogs eh. Hindi mo rin basta-basta, kailangan mo time na. Ayan na. Naku, max bite. The max bite is real. Pero ako, masyado atang makunat yung balat ni Raplesia para dito sa doggy. Delikado si Raplesia dito kasi pwede nang diretso ni OMIB. Pala mababasag. Hindi pala si Raplesia yung main target. Diversion lang yun. Diversion lang pala yun. Yung main target pala nun Chicho Dog, yung Tore, pare. Oo. Jeez, pare! Oh my Venus! Oh my! We'll get the tower! At siya ang mananalo sa game number 2 ng 515 Philippine All-Stars. Wow! Why? 1-1, 1v1, tas 1-1 pa ngayon. Siyempre, hindi talaga magsabi sa'yo, hindi magpapatalo yung Team Andre eh. Min! Team Doggy, si Venus. Ay. Nagmukha lang Team Andrea kasi nandito siya sa blue. Tama nga. Pero si Venus, kumawag si Doggy sa kanya. So, ibig sabihin, 2-0 na, pare. Kinuha na nila kaagad. Oh my B. Tama nga naman, no? Dakadalawa na sila agad. Grabe yung technique dito. Bakit nga naman? One on one, edi pili ka ng hero na dalawa, popol in Kupa. Tama. Oh my Venus, taking down. Hindi siya maurunong na mga ganong moves. Taking down Raplesia. At dahil dyan, nako, mukhang lamang dito sa trash talkan. Nako. Ang team Doggy. Nako, kamustahin muna natin si Venus. Siyempre, kausap siya ngayon ni Kelly. Kamusta kayo? Alright guys, so ito na. Nako, nakuha na naman ng Team Doggy ang pangalawang puntos. So congratulations, oh my Venus! Nako, ito na nga. Kasama din natin of course si Raplesia from Team Andrea. Nako Raplesia, ito question ko muna para sa'yo. Paano na to? 1v1 pa lang. Talo kayong dalawa. Ni Rivo kanina. So ano ba mangyayari mamaya? Paano ba to? Di ko kanina. Na first blood ka kasi, di ba? So, akala ko kanina, sabi ko, oh my gosh, ayan. Tapos biglang, okay, na ano niya yung first turret natin. So, si Venus po yung panalo kanina. So, ikaw, what can you say about the Team Andrea naman? At tingin ko malakas sila sa ano eh, sa 5v5 kasi kanina narinig ko sila na nag-practice daw sila ng ano, ng lima sila. Mm-mm. So tingin ko sa 5v5 sila ano, babawi ng sobra.